Thank you po. Pwede po last one, sorry. VP, you mentioned about your plans spending Christmas and New Year with kung sino pa po yung mga darating. Pero clearly po, ang panawagan po ng komite ni Speaker Romualdez is dumalo na po kung, I mean, una, yung apat po sana, no, na una na pong na-contempt. Kung dumalo lang po sana sila, eh, they can actually terminate na po, no, yung hearing kung maraming may makukuha na po kasi ng information, lalo na po doon sa mga SDO, Special Disbursing Officers, na sina Pajarda and si Acosta. So sila po yung parang pinaka na mention na pinakakailangan mga tao. And si Speaker Romualdez even said yesterday po sa ambush na yung he was reacting about your sentiment na nadamay po, no, naawa po kayo sa inyong mga opisyal dahil nadadamay po sila dun po sa nangyayari and yung pagpo-persecute nga raw po sa inyo. So ang hamon po niya eh kayo na po mismo sana yung dumalo po sa pagdinig at sumagot po dun sa tanong ng mga mababatas tungkol sa confidential fund. Ano po yung date niyo? Kasi for them hindi na po to kailangan pa sanang tumagal kung i-urge po sana natin itong mga opisyal. Marian, kindly wrap up your question. If we just urge po itong ating mga officials. Marian, kindly wrap up your question. Yun lang po, ma'am. Can you comment on that? Hindi raw po ito tatagal kung papuntahin niyo na po itong apat na officials niyo and kayo po mismo sana ang sumagot para matapos na raw po itong issue. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na, no, at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila, kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako, na umalis. So, I am not at their beck and call. Natatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. Diba? Kami may respeto kami sa oras nila. Dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila na hindi umaattend, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not give him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then, doon naman sa apat, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon. Sila yung uupo doon. Sila yung iinsultuhin. Sila yung babastusin. Sila yung mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide. Kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung decision nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify na po, the first hearing where you attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Walang investigatory prosecutorial powers
ang Congress. They can only do in aid of legislation and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Ano bang tawag yan? Defamation. Nakikita nyo. Defamation ng pagkatao ng mga umaattend. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung sa ilang ibati, pasagdi na sila.